Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Hagdan at Pintuan. May mga kababalaghang nangyayari sa hagdan, lalo na tuwing gabi. Oh, ayos na ang usapan natin tungkol sa bahay at lupa, ha? Wala na tayong problema doon. Baka may tanong pa kayo. Linawin na natin bago ko kayo ihatid sa bahay na titirhan ninyo. Sabi ni Aling Karing sa magkakapatid na sina Liam, Noah at ang bunsong si Olivia na 7 taong gulang. Wala na po. Nasabi niyo na po lahat. Pati yung baklang nakatira na doon. Sabi ni Liam, room for rent ang bahay na pinapaupahan ni Aling Karing. Pero dahil kaya naman ni Liam na bayaran ang natitirang upa ng bahay, kinuha na niya ito dahil ayaw na niyang may kasama silang iba doon. Pumayag naman ang may-ari dahil mas magandang magkakakilala na ang nakatira para walang away na mangyari. Pero may nakatira na doong isang bakla, si Kai. Oo nga pala, si Kai, wala kayong magiging problema sa kanya. Sa lahat ng tumira sa bahay na yon, siya lang ang bukod tanging naiiwan. Umaalis agad ang iba pero hindi si Kai ang problema. Madalas ang sabi nila, malayo raw sa trabaho, medyo malayo nga sa main road dahil kailangan pang mag-tricycle papasok at may kamahalan ng singil nila. Pero ayos naman sa inyo, di ba? Tanong pa ng landlady. Opo, may service naman kaming motor eh. Sagot ni Liam. Mabuti. Pabait yung si Kai, siguro ay makakasundo ninyo. Lahat ng tumira doon ay nakasundo rin ng baklang iyon. Mahusay kasing makisama. Oh, paano? Ihatid ko na kayo sa bahay para makapagpahinga kayo. Mahaba ang biyahe nyo, galing pa naman kayong Maynila. Nagsawa na siguro kayo sa Manila, kaya umuwi na lang kayo sa probinsya. Ano? Dagdag pa ng ginang. Magastos ang tumira sa Maynila. Dapat milyonaryo ka. Seryosong sagot ni Liam. Nako, kanyan lahat ang sinasabi ng mga nakakausap kong nangungupahan doon. Oh, tara na. Isa kayo na ang gamit nyo sa pickup truck at ihahatid ko na kayo. Nagsitayuan na ang magkakapatid at kanya-kanyang bit-bit ng gamit. Pagkasakay nila ng gamit sa sasakyan ng landlady, pinasakay na rin ni Liam ang dalawang kapatid. Susunod na lang po ako, Aling Karing. Nakamotor po kasi ako eh. Baling niya sa babae. Oh, sige, walang problema. Ilang minuto lang ay narating na nila ang bahay. Nakabukod ito sa mga kabahayan dahil may malawak itong bakuran. Luma pa ang disenyo ng bahay dahil kahoy pa ang ibang parte nito na pininturahan lang ng light gray kaya gumanda. Nagmukhang modern. Mataas ang pagkakaangat ng sahig sa lupa. May hagdan ito sa harap ng main door na may terrace. Sa lamig may grills ang bintana. Dating kapis ang bintana niyan, pinalitan ko para magmukhang pang mayaman ng bahay. Hindi ba maganda? Sabi ng babae nang makita niyang nakatingin si Liam sa bintana. Tinanguan ni Liam ang sinabi nito. Ali na kayo, pasok kayo. Laging nandito si Kai dahil call center siya at sa bahay lang nagtatrabaho. Lunes talaga ang day off noon kaya makakausap natin. Pagbukas ng babae sa pinto, tumunog agad ang wind chime. Oh, madam, you're here. What brings you here? Masiglang bati ng bakla na nakasuot pa ng bathrobe. Nakatali ang buhok at naka-headband. Aba, aba, aba! May mga bago kang kasama. Mukhang mga bago kong kasama. Sabi nito nang makita ang magkakapatid na nakasunod sa landlady. Oh, okay. Alam kong bored ka na dito kaya dinalang kita ng kakwentuhan. Ipinakilala ni Aling Karing ang magkakapatid kay Kai. Tuwang-tuwang kinamayan naman ni Kai ang tatlo. Napatitig pa siya sa bunsong kapatid ni Liam na si Olivia. Wow, what a beautiful girl! What is your name again, darling? Hindi kumibo ang bata. Tinitigan niya lang ang bakla pagkatapos ay nagtago sa likuran ng kanyang kuya. Pasensya na,
Mayain siya eh. Hindi rin gaanong nagsasalita. Mailap. Pagpasensyaan mo na. Sabi ni Liam kay Kai. Ah, eh ganun naman talaga mga bata eh. Sensitive at nangingilala talaga. Pasasaan ba't magiging close din kami niyan? I think I'm gonna be her mother. Ay, by the way, tatlo lang kayo? Ulila na? Panguhula ni Kai. Napangiti ang bakla ng tumango si Liam. I see. Sige, hindi ko na uuriratin ha. Hayaan natin ang mga panahon ng siyang magkwento ng lahat. Gusto niyo ba ng merienda? Ipaghahanda ko kayo. Sandali lang, iwan niyo muna yung mga gamit niyo dyan at mamaya na natin ayusin yan. Tara na muna sa kusina. Kumikending pa si Kai habang naglalakad papunta sa kusina. Ay nako, pagpasensyahan niyo na si Kai. Madaldal talaga yan. Mabait at maasikaso. Sabi ng landlady, pagkatapos ay sinenyasan sila na pumunta sa kusina. Okay, iiwan ko na sila sa iyo ha. Maging mabait ka sa kanila. Gusto ko sila magtagal dito, kaya alagaan mo sila. Bilin pa ni Aling Karing kay Kai. Napatingin ng seryoso si Kai sa landlady pagkatapos ay naningkit ang mga mata nito. Madam, grabing bilin naman yan. Para mo namang sinasabi na ako ang cause ng mga umaalis dito. Ambay ko kaya no? Ay, ganun naman ang mga bilin. It hurts, you know? Angal niya. Hindi ganun ang sinasabi ko. Basta, iiwan ko na sila dito. Okay, madam. Take care. I will take care also these boys and that cute little shy girl. Pagkaalis ng babae ay inaya na ni Kaya magkakapatid na magmeryenda muna. Pinaupo niya ito sa upuang nasa harap ng six-seater table sa kusina. Hinainan niya ito ng pansit, loaf bread at juice na katitimpla niya lang. Kain na lang kayo ha. Mukhang malayong pinanggalingan niyo. Pwedeng magkwento. Free ako makinig ngayon. Sabi ni Kai. Mukhang naganda ka talaga ng pagkain ha. Tanong ni Liam nang makitang marami ang nilutong pansit at mainit pa ito. Kasi tuwing rest day ko, nagluluto talaga ako ng merienda for the whole day. Dinadamihan ko kasi namimigay ako sa mga neighbors. Pero dahil may bago na akong kasama dito sa bahay, forget na ang mga neighbors. This is for you muna. Kaya sige na, kainin nyo na yan bago pa lumamig kasi ang pansit, masarap kapag mainit. Ay teka, saan ba kayo galing? Sa Manila. Doon ako nagtatrabaho. Kaya lang, hindi ko na kaya yung gastos ng mag-isa eh. Sagot ni Liam habang inaasikaso ang pagkain ng mga kapatid. Oh sad, but true. Nasa Manila rin ako dati. Iniwan ko rin. Maggastos nga talaga kasi daming mall na pwede kang mag-shopping. Mas madaling umorder sa online shop, no? You know. So, magastos talaga. Good at dito mo naisipang mag-for good. Ikaw, bakit ka nag-iisa dito? Malayo ba ang family mo? Tanong naman ni Liam kay Kai. Oh, family? What's that word? Kinakain ba yan? Biglang nalungkot ang mukha ni Kai nang marinig ang tanong na yon. At seryoso siyang sumagot. Itinakwil ako ng family ko dahil bakla ako. Kaya, eto ko ngayon. I'm alone. But it's okay. I have a better life naman ngayon. Well, don't talk about na nga sa mga ganyang topic. It's not a healthy topic eh, you know. Right. Hindi nga magandang pag-usapan ng pamilya at nakaraan. Kumusta pala itong bahay? Bakit laging umaalis yung borders? Pag-iiba ni Liam ng usapan. Oh, it's good that you ask. Well, magiging totoo ko sa inyo ha. Alam din ito ni Aling Karing pero hindi niya sinasabi sa mga bagong uupa kasi alam mo na, hindi sila tutuloy.
Eh, hindi sa nananakot ako ha, but this house is haunted. Really? May nakatira multo dito. Natigilan sa pagsasalita si Kai nang tingnan siya ng masama ng magkapatid na Noah at Olivia. Titig na titig ang dalawa sa kanya. Hindi na rin nila nanguya ang pagkain sa loob ng bibig. I'm sorry ha. It sounds scary but it's true. Well anyway, do you want to hear more about the house? Seryosong tumango ang dalawang nakababatang kapatid ni Liam. Oh, that's great. I love telling stories kasi. By the way, so eto na nga. Nakikita niyo yung hagdan. Napatingin ang magkakapatid sa hagdan sa labas ng bahay, ang hagdan sa may terrace. Not that one, idiots! Muling napatingin ng masama ang magkakapatid sa kanya. Ay! Sorry! That's my expression only, no? Eh, yun kasing hagdang paakyat sa second floor ang sinasabi ko. May mga ingay dyan na palagi kong naririnig. Minsan, may naglalakad. Minsan, may kung ano-anong nahuhulog. And not more. Pati sa ibang parte ng bahay, meron din pero mas malakas dyan sa hagdan. Ay, pagkatapos? Nagulat si Kai na magtanong si Noah. Ha? Tapos na yun. Ganon. Sagot ng bakla. Napatawa na lang si Liam sa reaksyon ni Kai. Gusto talaga nila yung mga horror stories. Lalo na kapag bago matulog. Mukhang makakasundo mo nga sila. Kwentuhan mo lang sila ng ganyan. Ha? I'm not making stories. It's true. Nakasimangot na sabi ni Kai. Eh, hindi sila natakot? Sabi pa niya. Eh, hindi mo sila matatakot. Sanay yan sa mga ganyang kwento. Palagi silang kinukwentuhan ni Mama ng nakakatakot bago matulog. Sabi ni Liam. Eh, bakit hindi ka natatakot dito sa bahay na to kung may ghost pala? Tanong pa ni Noah. Oh, well, it's because I'm brave. At saka, mababait ang multo dito. Naririnig mo lang sila pero hindi naman nananakit. Sanay na ako sa kanila, kaya kahit mag-isa ako, hindi boring na buhay kasi may kasama ako. Hindi ko nga lang nakikita. Pero at least, nagpaparamdam sila. Unlike my family, no, na buhay pero wala namang pake. Eh, hindi man lang ako maalalang hanapin. Forget it. After nyo kumain, ha? Sasamahan ko kayo sa itaas para makita nyo yung kwarto nyo. Tatlo ang kwarto doon, yung isa sa akin, syempre. Yung dalawa, bahala na kayo doon. Tapos may CR sa taas para hindi na bumababa dito. May CR din naman dito sa kusina. Ituring nyo ng bahay nyo ito. Ito mga gamit sa kusina, gamitin nyo rin. Binili ko lahat yan. Saka na natin pag-usapan ng sharing sa ibang gastos kapag nakapagpahinga na kayo. Sabi pa ni Kai, habang kumikindat-kindat kay Olivia, pero inismiran lang siya ng bata. Well, ganyan din ako ng bata pa. Masungit din at ma-attitude. Sabi pa niya, unang gabi ni na Liam sa bahay na yon. Sa isang kwarto lang sila natutulog para maging kampante ang dalawa niyang kapatid. Maimbing na nakatulog sina Noah at Olivia dahil na rin siguro sa pagod pero si Liam ay namahay. Maaga siyang gumising. Pumunta siya sa kusina para magluto ng almusal. Habang nagluluto, ay nakarinig siya ng yabag na bumababa sa hagdan. Pinakinggan niya ito hanggang sa huminto ang yabag sa pintuan ng kusina. Napalingon siya at napabuga ng hangin nang makitang nakatayo roon si Kai. What? Natakot ba kita? Sorry ah. Sabi ng bakla. Eh bakit kasi huminto ka dyan at hindi ka pa nagsalita? Nananakot ka ba? Inis na sabi ni Liam. Ay, no! Ang ganda mo kasing tingnan habang nagluluto. Kinikilig ako. Parang gusto lang kitang panoorin kahit anong ginagawa mo. Pumasok na ng kusina si Kai at nagtimpla ng kape.
Gusto mo bang ipagtimpla kita ng kape? Alok niya. Ha? Hindi na. Tapos na ako. Okay. So, anong niluluto mo? Usisa ni Kai habang nakaupo sa upuan at hinahalo-halo ang tinimplang kape. Almusal lang. Tipid na sagot ni Liam. Oo nga. Alam ka naman tanghalian yan, no? Napahinto sila sa pag-uusap ng may marinig na yabag sa hagdan. Oh, gising na sila. Ang aga naman gumising. Sabi ni Liam na ang tinutukoy ay ang kanyang mga kapatid. Hindi mo sure? Sagot naman ni Kai. Napatingin si Liam sa bakla na nagtatanong ang mata. Pakinggan mong mabuti ang mga yabag. Sabi pa ni Kai. Sinabayan niya ng pagbilang ang bawat na yabag na naririnig sa hagdan. See, it's just a few steps. Sanay na ako sa ganyan. Kapag ang yabag ay nasa gitna ng hagdan, bigla na lang humihinto tapos hindi na tumutuloy. Bigla na lang nawawala. Tingnan mo. O diba, nag-stop na? Sabi niya. Ganitong oras? Paumaga na kung magparamdam? Tanong ni Liam. Eh wala namang pinipiling oras sa mga multo, no? Alam mo kasi, ang multo, kagaya lang natin sila. Nabubuhay na kasama natin, hindi lang natin nakikita. Hindi sila nagpaparamdam o nagpaparinig sa akin. Ang totoo niyan, tayo ang nag-a-adjust. Tumatalas ang sixth sense natin kaya nararamdaman at naririnig natin sila. Minsan nga nakikita pa natin, 'di ba? Kagaya mo ngayon, narinig mo na siya. Ibig sabihin, nag-enhance na yung sixth sense mo. Pero ang mga multo, nandiyan lang sila, hindi naman nawawala. Dami mong alam ah. Sabi ni Liam, pagkatapos ay inilapag na niya ang nilutong itlog sa lamesa. Hala, sunog? Prito na lang, nasunog pa? Gulat na sabi ni Kai. Tumayo siya at kinuhang tinidor na hawak ni Liam. Ako na nga magluluto, maupo ka na lang. Masasayang ang pagkain sa iyo eh. Remember, mahal ang bilihin, huwag magsayang ng pagkain. Ha? Hindi yan sunog, no? Toasted lang. Paliwanag naman ni Liam. Oh, whatever. Hindi yan kakainin ng mga bata. Maya-maya ay bumabang umiiyak si Olivia. Sinasabi nitong nakita niya ang kanyang ina. Nakaupo sa tabi ng kanyang higaan. Nananaginip ka lang. Tana. Inalo ni Liam ang kapatid hanggang sa tumahan ito. Nang matapos magluto si Kai, naghain na rin siya. Oh, kumain na tayo. Mamaya na si Noah, baka tanghaliin ng gising yun. Sabay-sabay silang kumain. Dahil madaldal si Kai, palagi niyang kinukwentuhan si Olivia. Pero kahit anong pagpapatawa niya, hindi pa rin niya mapangiti ang pihikang bata. Maya-maya ay narinig nilang tumunog ang wind chime na nakasabit sa main door. Sabay na napatingin sina Liam at Olivia. Wala lang yan. Huwag niyong pansinin. Normal yan. Talagang may mga hindi nakikitang naglalabas-masok sa bahay na ito. Hindi kaya dahil pinag-uusapan kaya sila nagpaparamdam? Inis na tanong ni Liam. Maybe, pero nagpaparamdam sila kapag madalas na pinapansin. Kaya huwag niyo nang pansinin ang mga naririnig niyo. Sagot ni Kai. Natigilan ang dalawa nang biglang sinabi ni Olivia na talagang may pumasok sa loob ng bahay. Lalaki raw na may dalambag, nakasombrero. Bihis na bihis daw ang itsura nito na parang galing sa trabaho. Nagkatinginan sina Liam at Kai. May third eye ba ang batang ito? Tanong ni Kai kay Liam na ipinagkibit balikat lang ng lalaki. Maya-maya ay narinig nga nila ang mga yabag na umakyat sa hagdan. Napatayo sina Liam at Kai. Sinilip nila kung may umaakyat nga ba sa hagdanan. Pero wala silang nakita. Yabag lang ang naririnig nila. Huminto ang yabag sa tapat ng pintuan ng silid na tinutulugan ni Noah. Pupunta na sana ni Liam ang kapatid pero pinigilan siya ni Kai. Wag,
Hayaan mo lang. Kitang-kita nilang bumukas ang pinto ng silid pagkatapos ay nagsarado ulit. Nanlalaki ang mata nila habang nakatingin lang. Pagkatapos ay bumukas uli ang pinto at lumabas si Noah na pupungas-pungas pa. Inaantok pa itong bumaba ng hagdan at tuloy-tuloy na pumunta ng kusina. Anong nangyari? Tanong ni Liam sa kapatid. Saan kuya? Nagtatakang tanong ni Noah. Bakit ka lumabas ng kwarto? Tanong uli ni Liam. Pinalabas ako eh. Bumangon na raw ako tangali na. Ayaw daw niya na maingay. Matutulog daw siya. Reklamo ni Noah. Nalata sa mukha na nabitin nga sa pagtulog. Oh my! Nakakausap na sila ng mga bata! Sabi ni Kai na nakangiti pa. Hindi nakakatuwa. Mga multo yun. Magmula ngayon, hindi na natin sila papansinin ha. Hindi pwedeng naabala tayo. Dapat namumuhay lang tayo ng normal eh. Kumain na ulit tayo. Seryosong sabi ni Liam. Pagkatapos ay muling binalikan ng kinakain. Dahil walang gaanong tulog si Liam, nahiga siya sa sofa. Doon siya natulog para mabantayan na rin ang mga kapatid. Lalo siyang hindi makatulog dahil sa ingay. Nakakarinig siya ng mga nagtatakbuhan sa sala. Inis na inis niyang pinagsabihan ng dalawang kapatid na huwag maghabulan sa sala dahil gusto niyang matulog. Ilang ulit niyang pinagsabihan ng dalawa pero hindi pa rin humihinto sa pagtakbo. Tiningnan niya ang mga ito para pagalitan. Pero gulat na gulat siya dahil wala siyang kasama sa sala. Napatayo siya para hanapin ang dalawa. Nakita niya mga ito na nasa terrace habang nagsiselfone. Napakamot na lang siya ng ulo. Lumipat siya sa kwarto para doon matulog. Nahihimbing na siya nang may marinig na ingay sa hagdan. Doon naman may nagtakbuhan ng akyat baba. Inisip niyang normal lang na ingay kagaya ng sinasabi ni Kai, kaya hindi niya ito pinansin. Maya-maya ay bigla na lang may nahulog sa hagdan. Kumabog na mabilis ang kanyang dibdib sa pag-aalala na baka si Olivia ang nahulog. Lalabas na sana siya ng kwarto nang biglang bumukas ang pinto, pagkatapos ay sumara ng malakas. Nasundan yun ng malakas na sigaw ng isang maotoridad na lalaki. Ano ba? Sinabi kong huwag kayong maingay dahil natutulog ako. Hindi ba kayo titigil? Nanlaki ang mata ni Liam. Dali-dali siyang lumabas ng silid para tingnan kung sino ang nagsalita. Nagulat siya nang makitang wala namang tao sa hagdanan. Nakita rin niyang nakatayo sa pintuan ng gilid si Kai. Gulat na gulat din ito. Narinig mo yon? Tanong niya. Hindi siya sinagot ni Kai. Tahimik lang itong pumasok sa kanyang silid. Bumaba si Liam para pagsabihan ng mga kapatid na huwag lalayo. Pero wala na mga kapatid sa terrace. Oh, nasaan niyo mga yun? Maya-maya ay humahangos na dumating si Noah. Kuya! Kuya! Si Olivia! Nagpunta doon! Ayaw papigil! Itinuturo ni Noah ang likurang bahagi ng bakuran. Sabi niya, makikipaglaro daw siya doon sa bata. Pero wala naman ako nakitang bata na kalaro niya eh. Ano? Nag-aalala lang sabi ni Liam. Dali-dali siyang tumakbo sa likuran ng bahay. Nasaan na siya? Tanong niya kay Noah na kasunod din niyang pumunta sa lugar. Doon nagpunta sa madamo. Turo ni Noah sa masukal na bahagi ng lugar. Matataas ang mga damo roon at puro matatalim pa ang dahon. Nagmamadaling sinuong ni Liam ang masukal na lugar habang tinatawag ang kapatid. Habang papalayo na siya sa bahay ay naririnig niya ang mga kakaibang tawanan ng mga bata. Tila nagkakasiyahan ng mga ito. Olivia! Olivia! Nasaan ka? Tawag ni Liam sa kapatid. Binalingan niya si Noah na hindi napapansing nakasunod pa rin sa kanya. Huwag kang lalayo sa akin, Noah. Baka mamaya ikaw naman ang maligaw. Hinanap nila ang bunsong kapatid. Ilang minuto na silang paikot-ikot sa lugar. Napainto na sila sa paglalakad nang mapansin na hindi naman sila nakakalayo
na parang natrap na sila sa iisang lugar. Hindi na makaalis si Liam sa kinatatayuan. Paikot niyang nilibot ng tingin ang paligid. Para silang kinakain ng mga nagtataasang damo. Hindi na rin niya nakita ang hinawi niyang daan na kanilang nilakaran. Napahawak na sa kanyang braso si Noah. Ramdam niya ang panginginig ng kamay ng kapatid. Kuya, naliligo na ba tayo? Nasaan na tayo? Takot na tanong ni Noah. Hindi, huwag ka matakot. Kailangan natin mahanap si Olivia. Pero saan, kuya? Wala naman siya dito eh. Puro damo yung nakikita ko. Payak nang sabi ni Noah. Maya-maya ay napalibutan na sila ng mga nagtatawa ng bata. Nahaluan na rin ang ingay na yun ng mga nagtatawa ng matatanda. Hanggang sa naging nakakatakot na ang mga tawa ng yon. Tila nangungutya na ang mga ito. Kuya, umalis na tayo. Natatakot na ako. Umiiyak na sabi ni Noah. Hindi pinansin ni Liam ang kapatid sa halip ay tinawag niya ng paulit-ulit ang bunso. Olivia! Olivia! Hanggang sa marinig niyang sumagot ito. Hinanap niya ang boses kung saan ang gagaling. Maya-maya ang pagsigaw ni Olivia sa kanya ay sinabayan na rin ng pagtawag ni Kai. Liam! Noah! Ano ginagawa niyo dyan? Bumalik na kayo dito! Biglang umayos na ang paligid. Nakita na uli ni Liam ang hinahawi niyang mga damo para makagawa ng paraan. Sa dulo noon ay nakita niyang nakatayo si Kai habang hawak sa kamay si Olivia. Bumalik nga kayo ditong dalawa? Bakit ba kayo nandyan? Nag-aalalang sabi ni Kai. Dali-daling bumalik sina Liam at Noah. Napayakap kaagad si Liam sa bunsong kapatid. Saan ka ba nagpunta, Olivia? Paano ka nakabalik agad? Tanong ni Noah sa kapatid. Nagtaka silang lahat ng sinabi ni Olivia na hindi naman siya umalis ng bahay. Oo, hindi siya umalis ng bahay, no? Nandun siya sa kwarto ko. Nakita niya nga kayo na pumunta dito sa likod ng bahay eh, kaya sinundan namin kayo. Ano ba ginagawa niyo doon? Tanong uli ni Kai. Nakita ko po talaga si Olivia nagpunta doon sa damuhan eh. May susundan daw siyang bata, sabi niya. Sabi ni Noah, pero pilit namang tumanggi si Olivia. Sinabi nito na hindi siya pumunta sa likod ng bahay at wala siyang kausap na bata. Ay, di bali na. Hayaan niyo na. Ang mahalaga, nandito si Olivia at nakabalik na kayong dalawa. Sa uli-uli ha, huwag kayong padadaya sa mga nakikita niyo. Mga doppelganger yon. Dapat kilala niyo ang isa't isa para kung madadaya kayo, alam niyo kung sino yung totoo. Paliwanag ni Kai. Ano po yung doppelganger? Tanong naman ni Noah. Matyagang ipinaliwanag ni Kai sa kanila ang doppelganger. Pagkatapos ay umuwi na sila ng bahay. Naghahapunan sila ng inis na magsalita si Liam. Ano bang meron sa bahay na to? Bakit ganito to? Ay nako, pinatingnan ko na ang bahay na ito sa isang espiritista nung umpisang nararamdaman ko may kakaiba dito. Ang sabi niya, ang bahay na ito ay may kakaibang energy. Sobrang liwanag daw nito. At ang nakikita lang nito ay mga spirits. Hinahatak silang lahat ng lugar na ito. Naaakit sila. Kapag pumapasok na sila sa bahay na ito, nakakapagpahinga raw sila. Pagkatapos ay umaalis din. Parang hotel ba na ginagawa nilang pahingahan? Kaya laging tumutunog ang wind chime kasi may dumadating. Habang nagpapaliwanag si Kai sa kanila, tumunog ang wind chime. May dumating po. Tanong ni Noah. Gulat na gulat sila nang si Olivia ang sumagot sa tanong ng kapatid. Sinabi ng bata kung sino ang dumating. Isang matanda daw na babae na mukhang pulubi dahil sa suot nitong damit. Nakangiti raw ito nang pumasok. Nakikita mo siya? Tanong ni Kai kay Olivia na tinunguan naman ng bata. Oh my, what a great gift! Namamanghang sabi ng bakla. Gift ka dyan, hindi maganda to. Nakikita na kapatid ko yung mga multo. Delikado yun. Sabi ni Liam. Matagal na nakakakita ng multo si Olivia, kuya. Kaya weird siya. Inaantay niyang magpakita si mama at si papa
Kaso hindi raw dumarating eh. Sabi ni Noah. Natigilan uli sila sa pag-uusap ng magsalita si Olivia. Sinabi nito na umakyat sa itaas ang matandang babae. Dinig na dinig nila ang mga yabag ng umaakyat sa hagdan. Mabagal at halos pa isa-isa ang paghakbang. Parang naka-slow motion ang paglalakad nang naririnig nila. Para silang mga nakikinig sa radyo dahil sa itsura nilang nag-aabang sa mga susunod na mangyayari. Habang hinihintay ang susunod na ingay. Oh, anong nangyari? Bakit nawala na yung yabag? Tanong ni Kai. Napatingin sila kay Olivia nang bahagya itong natawa. Pagkatapos ay sinabi ng bata na sumakit ang tuhod ng matanda kaya huminto saglit sa paglalakad. Ngumiti rin ang batang masungit. Sabi pa ni Kai. Muli nilang narinig ang yabag na tuloy-tuloy na umaakyat sa hagdanan hanggang sa huminto sa tapat ng silid ni Kai. Oh, saan huminto yung matanda? Taas kilay nitong tanong habang nakatingin kay Olivia. Napangiti na lang si Olivia. Pagkatapos ay sumubo na uli ng pagkain. No! Hindi pwede sa kwarto ko matulog ang matanda! I have a work tonight! Paano na? Nagtititili si Kai at nasapo pa ang noo. Tumimi ka na nga. Sakit sa tenga ng tili mo eh. Para makikitulog lang yung matanda eh. Bukas aalis din yan. Di ka ba naiiya na magpalayas na matandang may arthritis? Sabi naman ni Liam habang tumatawa. Baby, tatlo naman ang silid eh. Bakit sa room ko pa? Angal uli ni Kai. Anong sinabi mo? Tanong naman ni Liam na medyo nabingi sa sinabi ng bakla. Baby raw kuya. Baby ka niya pala eh. Kantsaw naman ni Noah pagkatapos ay nagtawanan sila ni Olivia. Di, may ate na pala kami. Eh, okay lang din. Mas masarap magluto si ate kay eh, kaysa kay Kuya Liam. Sabi pa ni Noah. Huy! Lalong nagtawanan sina Noah at Olivia nang umangal si Liam. Hayaan mo na, tanggap naman pala nila eh, baby. Kantsaw ni Kai kay Liam pero naiinis pa rin ang bakla dahil hindi niya alam kung paanong papasok sa kanyang silid. Nang matapos na silang kumain at magligpit ng pinagkainan, sama-sama silang nakatayo sa harapan ng pintuan ng silid ni Kai. Nakatingin lang sila doon. Pumasok ka na. Utos ni Liam kay Kai matapos ang ilang minuto nilang pagtitig sa pintuan. Ayoko, I'm scared. Saka baka natutulog na yung matanda. What if magising diba? Tapos magalit, tapos magwala. Sabi naman ni Kai. E paano ka magtatrabaho kung di ka papasok sa loob? Tanong uli ni Liam. Isamahan niyo akong pumasok sa loob, please. Pagmamakaawa ni Kai kay Liam habang nakakapit pa ito sa braso ng lalaki. Ha? Bakit ako? Eh, sino naman ang gusto mo? Si Olivia. Sa bagay, feeling ko siya ang pinakamatapang sa ating lahat dito. Sabi pa ni Kai. Itinulak-tulak pa niya si Liam palapit sa pintuan kaya napilitan ng lalaki na hawakan ang doorknob. Dahan-dahan pinihit ni Liam ang doorknob. Pagkatapos ay marahang itinulak ang pinto. Sabay-sabay namang dumikit sa pinto si Kai, Noah at Olivia para makisilip sa siwang. Kayo na kaya magbukas, total kayo naman ang nasarap ng pintuan. Sabi ni Liam sa tatlo. Ibuksan mo na, sisilip lang naman kami. Sabi ni Kai. Biglang itinulak ni Liam ang pinto kaya bumukas ito ng malapad. Napatili naman si Kai dahil sa gulat at kaba na baka kung ano ang makita sa kanyang kwarto. Ang oy naman, Ate Kai. Wala naman palang tao sa kwarto mo eh. Sabi ni Noah na nagkakamot pa ng ulo. Paano mong makikita? Eh hindi nga tao yun nandyan. Multo nga, di ba? Sagot ni Kai. Tumahimik sila nang biglang sumutsot si Olivia pagkatapos ay sinabihan silang huwag maingay dahil natutulog ang matandang babae sa ibabaw ng kama. Alam nyo, ngayon lang ako kinilabutan ng ganito. Dati ayos lang sa akin na naririnig sila eh. Pero ang sasabihin sa akin na nandyan talaga sila, nakakakilabot na. Samahan nyo na lang ako. Dito sa kwarto ko. Dito na kayo matulog. Kahit ngayong gabi lang, please. Sabi ni Kai sa magkakapatid.
Eh, saan naman kami matutulog? Tatabihan namin yung matanda. Sagot naman ni Noah. Hoy, pilosop ang bata. Sabi ni Kai at bagyang sinabunutan ng buhok si Noah. Napatingin sila sa kama nang marinig na lumangit-ngit ito. Ano yun? Ano nangyari? Tanong ni Kai. Sinabi ni Olivia na nagising ang matanda at bumangon na ito. Nagtabihan sila sa gilid ng sabihin pa ng bata na papalabas na ito ng silid. Ramdam na ramdam nila ang malamig na hangin na dumaan sa pagitan nila. Pagkatapos ay nasundan ng yabag na pababa ng hagdanan. Mabilis silang pumasok sa kwarto at isinara agad ang pinto. Dali-dali namang sinindihan ni Kaya mga kandila sa altar na nasa sulok ng kanyang silid. Ano yan? Bakit may altar ka dyan? Tanong ni Liam. Niligay ito ng espiritista. Palagi raw ako magsindi ng kandila bago gumabi para hindi mapasok ng mga spirits ang kwarto ko. Kaya pala pumasok ang matanda dito kasi nakalimutan kong sindihan ng mga kandila. Kapag kasi nakasindi ang kandila dito, wala talagang pumapasok ng mga kaluluwang ligaw eh. Palaging dun lang sa dalawang kwarto kasi wala naman dun natutulog. Mahabang paliwanag ng bakla. Eh bakit ngayon mo lang sinasabi yan? Di sana eh, nagsindi na rin kami ng kandila sa kabilang kwarto para hindi yun napapasok ng mga multo. Kaya pala nung nahiga ako sa kabilang silid eh, napakalamig. Siguro may multo dun. Katabi ko pa. Angal ni Liam. Eh ngayong alam nyo na, eh di magsindi na rin kayo para yung mga multo, dun na lang sila sa ibaba matulog. Nakakaya naman kung papasok sila dito tapos makikikwarto pa, di ba? Sabi pa ng bakla. Ilang araw nang naroon ng magkakapatid at tila nasasanay na sila sa mga kababalaghan sa bahay na yon. Habang kumakain sila ng tanghalian ay seryosong kinakausap ni Liam ang dalawang kapatid dahil malapit ang matapos ang leave niya sa trabaho. Kaya niyo na bang maiwan dito? Kailangan ko nang bumalik sa trabaho eh. Next week na. Mabuti at bakasyon pa kayo ngayon. Kailangan ko rin kasing lakarin yung mga school records niyo para matransfer kayo eh. Kaya kapag umalis ako, huwag kayong magiging pasaway kay Ate Kay nyo ha. Nakakahiya. Nagtatrabaho siya tuwing gabi kaya huwag kayong maingay, lalo na kapag tulog siya. Matuto kayong makisama ha. Kaya mo nang bantayan ang kapatid mo. Ha, Noah? Tanong ni Liam sa kapatid. Kuya, malaki na yan si Olivia no, hindi na bantayin. Angal naman ni Noah. Nabatukan ni Liam ang kapatid. Kahit na. Hindi katwiran yun, no? Dapat lagi kayong nagtitingin ng dalawa. Saka lumayo-layo kayo sa kakamulto, ha? Sundin nyo yung sinasabi ni Ate Kay nyo na huwag nyong bigyan ng atensyon yung mga multo para hindi sila lalong nagpaparamdam. Magpapaalam kayo kapag lalabas kayo ng bahay, ha? Maliwanag? Tumango na lang ang magkapatid sa sinabi niya. Alata sa mukha ng mga ito ang pagkabagot sa mahabang bilin ni Liam. Sige na, tapusin nyo na yung pagkain at maglaro na uli kayo. Isang gabi, mahimbing na natutulog ang magkakapatid. Abala naman sa pagtatrabaho si Kai nang marinig niya ang kakaibang ingay sa sala. Napakaraming yabag na naglalakad ng pabalik-balik. Dahil hindi siya makapagtrabaho ng maayos, lumabas sila ng kwarto na may dalang kandila na nakasindi. Ititirik sana niya ito sa altar sa may sala pero nakita niya si Olivia na nakaupo sa unang baitang ng hagdan. Oh, gising ka na? Tanong niya sa bata. Tinanguan siya nito. Eh ano ginagawa mo dyan? Bakit ka nakaupo sa hagdan? Itinuro ni Olivia ang sala pero wala namang nakikita si Kai. Bakit? Anong meron? Sinabihan siya ni Olivia na kung gusto niyang makita ang mga naroon sa sala ay tumingin siya sa salamin. Ha? No way! Nakakatakot kaya? Paano mong napapanood ang mga multo nang hindi ka natatakot? Sabi pa niya. Nanginig ang kamay ni Kai nang napaso na siya sa tulo ng kandila. Pinatay na lang niya ang sindi nito dahil nakitang nag-i-enjoy si Olivia sa panonood sa kaluluwang ang bata lang ang nakakakita. Sinabi sa kanya ni Olivia na maraming multo raw ang pumasok sa bahay. Masasaya silang lahat. Sumasayaw pa ang iba. Maya-maya ay naririnig pa nilang tumutunog ng tumutunog ang wind chime. Marami pang nagsisipasok na multo sa loob ng bahay. Oh my gosh, kinagawa na nila itong perya! Pumasok na lang si Kai sa loob ng kanyang silid.
hindi niya napansin na sumunod pala sa kanya si Olivia. Napaitad siya nang bigla itong magsalita. Sinabi ng bata na masaya pala sa bahay na yon. Palaging maraming tao lalo na kapag gabi. Hello? Anong masaya? Nakakatakot kaya? Ikaw lang talaga nag-i-enjoy. Well, good for you, cute little girl. Dito ko na lang matulog sa kama ko, ha? Bantayan mo ako habang nagtatrabaho. Nakangiti niyang sabi sa bata. Naupo naman si Olivia sa kama. Pinanood lang nito si Kai habang nagtatrabaho hanggang sa makatulog. Kinaumagahan, gulat na gulat si Liam nang makitang napakaraming bakas ng paa sa sahig ng sala. Anong nangyari? Bakit ang daming footprints? Ay nako, may nagparty ng mga multo kagabi. Sagot ni Kai habang bumababa ng hagdan. Teka, nakita mo ba si Olivia? Ayun, nasa kwarto ko. Doon ka na pinatulog kagabi. Ah, mabuti naman. Akala ko kung saan na naman napunta. Hindi ba siya nangulit sa'yo? Nakakaya kasi, nagtatrabaho ka. Nahihiyang sabi ni Liam. Ako, masyado mabait at matured yung batang yon, no? Para ikahiya. Masyado siyang matalino. Kaya huwag mo siyang alalahanin, no? O paano? Magluluto na ako ng almusal para makakain na tayo? Nagtuloy na si Kai sa kusina para magluto. Nagsimula nang linisin ni Liam ang mga bakas ng paa sa sala. Habang nilalampaso niya ito, bigla na lang may tumapak na paa sa basahan. Nakapantalon ito ng maong at rubber shoes. Nang iangat ni Liam ang tingin sa lalaki, bigla na lang siyang napaupo sa sahig dahil hanggang tuhod lang ang nakita niya. Umakyat ang pares ng paa sa hagdan papunta sa bakanting kwarto. Habol ni Liam ang hininga habang tinitingnan ang multo. Bakit nakikita ko na sila? Tapos putol pa, paa pa lang. Unti-unti, ganun. Napatingin siya kay Kai nang bigla itong magsalita. Nakatingin ito sa kanya. Oh, bakit ka nakasalampak dyan, baby? Nagsasalita ka pa mag-isa. Ano, nalipasa ka na ba ng gutom? Ay, nako. Uy, bibihin mo mukha mo. Magluto ka na lang dyan. Panindigan mo na yung pagbibaby mo. Ayos nga eh. I hate family, tate. Pero ngayon, nagugustuhan ko na. Kasi bumubuo na kasi tayo ng pamilya. Kantsaw pa ni Kai. Pagkatapos linisin ni Liam ang sala, kinausap niya ng seryoso si Kai tungkol sa pag-iwan niya sa mga kapatid. Oh, so gagawin mo ako mother nila? Nakangiting sabi ni Kai kay Liam. Hindi naman. Kaya. Gusto ko lang malaman mo na iiwan ko sila dito. Kailangan ko magtrabaho sa Maynila eh. Nandun kasi yung trabaho ko. Alam na nila yan. Tanong pa ni Kai. Oo, kinausap ko na sila kahapon. Malaki na si Noah. Kaya na niyang maging kuya kay Olivia. Seryosong sabi ni Liam. Pagkatapos ay humigop siya ng kape. Naku, ayos lang no. Huwag ka mag-alala. Aalagaan ko sila. Hindi ko sila pababayaan. Hindi ko lang may papangako na lalaki sila ha. Kasi baka hanggang dyan na lang yung mga height nila, diba? Pabirong sabi ni Kai. Basta babalikan mo kami ha. Naku talaga, kapag ikaw ng babae doon, puputulan kita. Napaso naman ang hinihigop na kape si Liam dahil sa sinabi ni Kai. Biro lang, pero half-met nga lang. Dumating ang araw na kailangan ng lumawas ni Liam para mag-report sa trabaho. Inaayos na niya ang motor na gagamitin. Bago sumakay sa motor, ay tiningnan pa niya ang dalawang kapatid na nakatayo sa terrace. Pakabait kayo dyan ha! Uuwi naman ako every rest day. Napatingin pa siya kay Kai na hindi niya alam kung talagang may luha ang mata dahil panay pahid ng panyo. Nakasuot pa talaga ng duster ang bakla. Mahina niyang sabi sa sarili. Tumawag ka lang madalas, baby. Mamimiss ka namin. Huwag ka mambababae doon, ha? Bilin pa ni Kai. Hindi niya alam kung nagtataasan ba ang balahibo niya sa sinabi ni Kai o dahil maraming ligaw na kaluluwa na naman ang bigla niyang nakita sa terrace. Ha? Wala naman sila doon kanina. Nanlalaki ang mata niyang sabi nang makita mga multo na kumakaway rin sa kanya. Nawala ang pag-aalala niya nang sabihin ni Olivia na ayos lang sila doon.
mababait ang mga multo at hindi nananakit. Sumakay na siya sa motor at tuluyan nang umalis. Kada uwi ni Liam sa mga kapatid ay nakikita niyang maayos naman ang kalagayan ng mga ito. Sanay na sila sa bahay na yon kahit na puno ng kababalaghan. Nagkaroon na rin ang mga kaibigan ng dalawa na lalo niyang ikinatuwa. At dahil doon, nasanay na sila sa mga pangyayari sa loob ng bahay na yon. Wakas!